naranas ka ba ng sobrang pagkabalisa sa mga sandaling ito? May mabuting balita ang Panginoon sa iyo. Magandang araw ng Biyernes, ginigiliw kong kapanalig. Dakilain natin ang Panginoong Hesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya ang daan natin patungo sa Diyos Ama, ang banal na salita na nagpapahayag ng katotohanan. At siya ang nag-alay ng buhay upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang panyaya ng Panginoong Hesus sa ating lahat na nakararanas ng sobrang pagkabalisa dulot ng samot-saring alalahanin sa buhay sa ating mabuting balita. Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Maraming silid sa bahay ng aking ama. Kung hindi ko sana sinabi sa inyong papunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar. At kapag nakapunta na ako at nakapaghanda ng lugar para sa inyo, muli akong darating at isasama ko kayo para sa aking sarili. Upang kung saan ako naroroon, gayon din naman kayo. At alam nyo ang daan sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang nakalalapit sa Ama liban sa pamamagitan ko." Mapagpalang araw mga kapanalig, may mga taong may trust issue. Nahihirap ang magtiwala. Mahirap nga naman magtiwala kung nakaranas ka ng matinding sakit gawa ng pagtataksil, pag-iwan ng taong pinagkakatiwalaan, naloko ng taong sobrang minahal. Ang isa po sa seryosong epekto nito ay ang pagkadala o trauma ng magtiwala. Kasi nga naman hindi katakataka ito kung mabugbog ang isang tao sa sakit dahil sa paulit-ulit na niloloko. Hindi niya namamalayan na nagkakaroon na ng harang o blocks para siya ay maprotektahan sa sakit na idudulot ng panibagong relasyon. At kapag pinili nating manatili sa ganyang kalagayan dahil ayaw na natin masaktan, tumitigas at nagsasara ang puso ng tao na sumubok at magkaroon ulit ng malalim na relasyon. Relasyon na kapag nagkakalamat dahil sa nasirang tiwala, minsan hindi na ito kayang buuin ng pagmamahalang. Hindi pwedeng mahal kita pero wala akong tiwala sa iyo. Kapanalig, mangyari man ito sa atin, may isang walang tigil, ayaw mag-give up sa atin. Si Hesus na nagsasabi sa mabuting balita natin ngayon, "Huwag mag-alala, manalig ka sa Ama at sa akin." Alam naman po natin na si Hesus at ang Ama ay isa. Si Hesus mismo ang pagmamahal ng Ama sa atin. Ipinakita ng Ama kay Hesus kung ano ang kaya niyang gawin para sa iyo at sa akin. Tumigas man at magsara ang ating puso, nandyan pa rin ang Diyos. Nagmamahal, tapat, naghihintay na magdesisyon tayong buksan ulit ang puso natin. At ito kapanalig ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya siya mismo ang nagtubo sa atin. Ayaw niyang maiwanan tayo sa kalungkutan, kasamaan na makapaghiwalay sa kanya sa atin. Gusto niya tayong makasama sa matitigilan na inihanda niya para sa atin. Ang pagbabago kapanalig kung iaasa sa sarili ay hindi talaga kakayanin. Pero kay Jesus, wala tayong dapat ikabahala. Manalig lamang tayo sa Ama at sa Kanya. Manalangin tayo. Ama, hilumin po ninyo ang aking puso para muling mabuksan ito, makapagpatawad ng lubos, magmahal at magtiwala ng walang pag-aanilangan at patuloy na lumago sa pananampalataya sa iyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak at sa Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts.
maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nagpapaalalang anuman ang ating gawain at mga pinaplano sa buhay. Lagi natin itong simulan sa pananalig at pagtitiwala sa Panginoong Hesukristong muling nabuhay.